siguro bago matapos itong administration na baka mapirmahan yung kontrata ay yung anim na OPVs. Mm-hmm. Ang tawag ang OPV is offshore patrol vessels. Mga idol at kabayan, super good news! Sinabi ni Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana nitong Webes na ang South Korean shipbuilder Hyundai Heavy Industries ang napili ng Philippine Navy Technical Working Group para sa offshore patrol vessel project nito na gagawin ang anim na barko. Ang offer ng South Korea sa Pilipinas ay ang HDP-1500neo offshore patrol vessel design. Magbibigay rin sila ng mga karagdagang buhang class corvette at mga helicopter sa Pilipinas. Although mas maganda ang offer ng ASFAT ng bansang Turkey dahil dito sa Pilipinas gagawin ang anim na barko, transfer of technology, plus meron pang dalawang bagong unmanned surface vessel na kasama sa kanilang mga pampapatamis. Ang mahalaga, natuloy at paaprubahan ang proyekto bago umalis si Pangulong Duterte. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ayon sa pahayag ni Department of National Defense Secretary Lorenzana na ibinalita ngayon lang ng Philippine News Agency na kamakailan lang napili ng Philippine Navy Technical Working Group ang Hyundai ng South Korea na magsusupply ng anim na offshore patrol vessels sa Pilipinas. Sila rin ang gumawa ng ating dalawang Jose Rizal Class Frigate at kasalukuyang gumagawa ng dalawang anti-submarine warfare corvette ng Philippine Navy. Dagdag pa ni Secretary of National Defense Lorenzana na nakita ng Philippine Navy na isa itong advantage dahil iisang sistema ang gagamitin sa mga barko sa kung kailangan natin ng maintenance o whatever. Madaling pumunta dito yung mga kuponan ng South Korea. Dagdag pa ng Ministro ng Depensa ng bansa na inaasahan niya na ngayong buwan bago matapos ang termino ni President Duterte ay mapipirmahan ang kontrata para sa anim na offshore patrol vessel. Opo. Pero ano-ano daw po yung mga balak natin bilhin pa na mga kagamitan para po sa AFP at saan daw po sila pwedeng magamit? Ayung iniisip ngayon natin o pinaplano siguro bago matapos itong administration na baka mapirmahan yung kontrata ay yung anim na OPVs. Mm-hmm. Ang tawag ang OPV is offshore patrol vessels. Mm-hmm. Mas maliit yan sa frigate pero nagmagagamit din yan sa West Philippine Sea. So dagdagan natin yung ating naval assets nitong anim. Pero sa tingin namin, looking at the sa lawak ng ating maritime domain, ay kulang pa yung ating barko. Kailangan pa nating bumili ng barko. Ngayon, Rocky, sabi mo ano pang tapa pwede magamit 'yon? Mm-hmm. Pang-patrolya ng ating ano, ng ating karagatan, ating alalayan natin yung ating mga mangingisda. At the same time, kung may mga sakuna, katastrophe, yung mga bagyo, kasi alam naman mo naman, taon-taon tayong sinasalata ng bagyo, ay makakatulong agad dyan. Laban Pinas!